Mali. Mali ang gawa. Okay guys, so now, papunta na tayo ngayon sa aking bagong work na punta na tayo sa grocery. So, kailangan natin mag-drive going there. Okay. So, I'm also excited to meet kung makakasama ko doon. May ibang mga Filipinos din na nag-work doon. So, sila yung mag-train sa akin. At the same time, meron ding mga ibang lahi na tutulong din sa akin para maging parang smooth ang magiging first day ko doon as an employee ng supermarket. So, yun. Medyo nakakakabalik kasi hopefully magawa ko naman ng tama yung mga pagagawa nila sa akin. Okay. So, we're heading now sa grocery. And let's hope that this will be a successful day for us. Okay, sweet. Samahan niyo na ako. Mag-work na ako ngayon sa Alsanad Supermarket. Medyo napagod lang ako, pero mag-start na tayo and we can do it. Tara na guys, samahan niyo na ako. Hi guys! So, papakilala ko po sa inyo si Kuya Ariel. Siya po ang magiging trainer ko for the full day bilang isang empleyado ng grocery. Kuya Ariel? Hi guys! Ngayon po, nandito po tayo sa Alsanad Supermarket Pacific, UAE. Ngayon po, tuturuan ko po paano i-handle po ang isang grocery kay ate. Full day po siyang mag-training ngayon bilang staff ng supermarket. At bago yan guys, huwag natin kalimutan mag-face mask. Face mask muna tayo para safe and sound ang ating pagtatrabaho. So, yan. Ready na kami ni Kuya Ariel. Samahan niyo kami guys ha. See you! Tara na ate! Bye! Pasok na tayo! Dito na po tayo sa cash register. Okay. Pagkatapos natin, kung makapapansin mo, pagka-open ng electricity, diretso po tayo dito para... So yan ang step 2 natin. Yes. Para diretso po natin ang pag-open ng counter. Okay. Set po siya. Okay. Kung makikita niyo po, mix po siya. 100, 200, 10 dirhams, 20 dirhams. Para panukulit. Kailangan po natin i-arrange para pag sakaling dumami yung customer, hindi po tayo magkulangan or nakaanda po tayo sa marami. Sa panunokin natin. Okay. Saan po yung mga pills. 100, i-separate po natin siya. Okay. 200, almost 700. Okay. 200. Ayan po. At po, i-alagay po natin yung pills. Ah, okay. Ito po ngayon, nandito po yung supplier natin. Kaya kailangan po nating i-receive yung
mga item at ilagay sa estante. Start na po tayo, ate. Sige po. Pandesal, pandesal from Philippines. Pandesal, uy, pandesal din. Ah, may pandesal po tayo. Pero kakaiba yung itsura ng pandesal nila. Pero mukhang kaparin naman sa pandesal. Hindi po yung, ano mo to, ginawa mo sa isang vlog mo, ate. Pandesal. Oo, pero sa atin pa, pinas na pandesal. Diba? Ngayon natin, nandito po tayo ngayon sa milk section. Kailangan po nating i-check one by one ang milk. Tara na, ate. Okay, sige po. Oh, okay. Ito po, yung fresh milk from yesterday and after 2 days. So ngayon po, ate, kung makikita nyo po, expired po siya tomorrow. But kailangan po na natin po siyang i-release or i-remove kasi okay. Po. Before 1 day, kailangan matanggal na siya. Expiry. Okay. Maselan po kasi. Oh, milk. Kasi madali siyang ano eh, ma-spoil din in case na ano. So, parating pa lang din kuya yung delivery natin. Apa. Kung okay. Makikita niyo po ate, empty po siya. Uh-huh. Nabili po ng mga customer kaapon. Okay. May po yung supplier, paparating po siya. Kailangan ma-remove natin yung expiry po. From today until tomorrow. Okay. Para laging fresh po ang milk natin. So, ito sama-sama mga milk and yogurt. Yes po. Okay. Exactly po. I see. Sige po. Ayusin ko lang sag ng konti, kuya. So, ate, ngayon nandito po tayo sa soft drink section. Kung okay. Makikita niyo po, empty po siya at may awak po ako para i-refill natin ang okay. Soft drink section. Sige umpisa po. Na natin, ate. Okay, sige po. I-deliver kami guys. So, magda-deliver kami sa isang building dito. At sa ito. Okay, malaki. Kayang-kaya namin yan. Ay, mababali ang buto ko. Ang bigat pala neto. De-deliver namin. So, ang ginagawa dito pala nila, kailangan ng trolley kasi sa isang building pa siya i-deliver. So, ito yung ginagamit nilang panulak din. Tapos, ikakarga. Pero dahil hindi ko kaya mabigat, kailangan ko ng lakas niya. Yan. Okay, so magda-deliver na kami. Bye, guys!
po, kunyari, medyo masama rin minsan ang pakiramdam mo. Kailangan tiisin mo kasi minsan mabibigat pa rin mga dinedeliver. Tsaka dapat ma-deliver agad para hindi rin mainip yung customer. Building. So, medyo ang mahirap lang na part doon kasi mabigat yung tubig. Tapos, lalagay mo siya sa trolley and then, hahatake mo siya kung saan building. Tapos, minsan kasi pag daanan mo pa, medyo mainit siya. So, yun yung mga normal scene. So, mabigat, tapos minsan mainit. Pero, so far naman, pag na-deliver mo on time yung kailangan nung nag-order, masaya naman kasi hindi sila magre-reklamo sa'yo. So, hi, Lupesh. How are you? Good. Okay, Lupesh, how long you've been working here? Almost 1.5 years. One and a half year. And here in the grocery, what are the three or top products which are fast-moving nowadays? Nowadays, like milk. Milk. Like this biscuits, like digestive okay, kind of biscuits. Okay, biscuits. How about some... Like juice items? Juices. Because there's a COVID right now, I think. Mostly we're selling nowadays ginger and lemon. Ah, yeah, correct. For prevention. Yeah, for prevention. I see. So, which country you came from? Nepal. Nepal. So, do you have any message to say something for your family? Stay home, be safe. Mm-hmm. Like, take care about yourself. Okay, I'm good here. Okay. Like, don't worry about me. Just be happy there and yeah. Stay safe there. So, andito naman si John ngayon. Pero ano, how ilang taon ka nang nag-work dito, John? Hindi. 1 year and 2 months. 1 year and 2 months na. So, ngayon, anong preparation mo lagi bago ka pumasok as frontliner? Pinoy, isa sa mga Pinoy frontliner. Kailangan kasi una. Nag-gloves, ay nagma-mask kami muna. Okay, mask. After ng mask, bago ako magsuot ng gloves. Okay. Naglalagay ng sasay. Hindi, nagkakon muna ako, huhugas muna ako ng kamay. Okay. Bago, tapos, mag-gloves na. Okay. After I see. Okay. So, mayroon ka bang message sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Kasi, syempre, kumbaga, pare-pares tayo ngayon na malayo sa kanila. Yung sa Pilipinas, malayo tayo ngayon. Just keep safe lang. Mm-hmm. Lagi natin lagi lang tayo diyan sa stay at home. Okay. Yan. So keep the faith lang. Laban lang tayo, girl. Saka laging magpe-pray para safe tayo. Tayong lahat. Okay. So Kuya Ariel, gaano ka na katagal na nagtatrabaho dito sa grocery ng UAE? Actually ma'am, almost 2 years na ako nagtatrabaho dito sa grocery, sa isang kumpanya pinapasokan ko bilang grocery and staff ng grocery. Okay. So, tagal na rin pala, no? Okay. So, ayun. Kung tungkol naman po sa trabaho, kaya naman po gawa sabi nga ng salitang Pinoy, kaya. At saka sa boss, tungkol naman din sa boss, okay naman po siya. Mabahit, sinusuportaan ng pangangailangan namin as in bilang staff niya sa grocery. Mabuti naman. So, Kuya, dahil isa ka sa OFW frontliner, ano naman yung ginagawa mong paghahanda araw-araw para ma-ensure mo yung safety mo, lalo na sa panahon ng pandemic? So, yun po. Ngayon po, panahon ng pandemic, kung wala nang nag-umpisa yung pandemic, ang inuna ko po talaga yung pagdarasal. Okay, very good. Pagdarasal po, pag-iingat, pang-araw-araw, kasi may umaasa po sa atin. Yung family natin. Ganun po, lagi lang po magwas ng kamay, magmask,
pang-araw-araw na panglaban sa bandit. So tapos nag-ano ka rin sa banyo, yung normal na mga routine nyo, yung mga vitamins din, nag-a-add din kayo para pampalakas sa inyong resistensya. Opo, opo. Pagdating po sa accommodation namin, ayun po, almost 1 week, gulay lang po yung kinakain. Okay. Para mabisang panlaban sa panahon ng pandemic. Okay. Ngayon kuya, ano naman ang mensahe mo sa mga loved ones mo or family mo sa Pilipinas? Lalo na ngayon, malayo tayo sa kanila at gusto nating iparating din syempre yung talagang taus-puso nating mensahe sa panahon ngayon. Ang masasabi ko lang po sa pamilya ko sa Pinas, sana mag-ingat din sila. Kung ako lang po, huwag niyo na lang po akong isipin kasi po, kaya ko naman po dito. Ang masalaga po, mag-ingat po tayo, mag-ingat ako, mag-ingat kayo. At nang makalipas yung coronavirus na to, ang pandemic nga na to, umalik sa normal at wala tayong ganong maging problema. Correct. Maging healthy at safe sila. Opo. Kaya yun. So, baka ano gusto mo silang batiin sa family mo dyan? Sa family ko po, mag-ingat po kayo dyan. Miss mo na po kayo. Kahit gano'ng kahirap dito, laban lang para sa inyo, para sa ating lahat at sa ating pangarap. Alam naman, lagi lang po magdarasal. Sana, balang araw, magtagumpay tayo sa kanya-kanya nating karera sa buhay. Yun lang po. Thank you, kuya. Salamat din sa pagtitrain mo sa akin. Thank you rin po. Bilang OFW, malayo ka sa family mo. Normal lang na makikita mo rin sa kanila na namimiss nila yung family nila. Kahit may times, of course, na every time naman may mga parang hirap din sa work. Yun naman ang kailangan namin i-face as OFW. Kaya sa mga frontliners yan, katulad nila, I salute you sa dedication nyo towards your work. And I also pray for everyone's safety, pati na rin sa family nila. Hi guys! So medyo napagod ako ngayong araw pero masaya naman ako kasi marami akong natutunan at mga nakilala nating mga kababayan. Bago matapos itong araw na to, just would like to shout out sa aking kumare at also good friend Miss Myra at ang kumpare ko si Richard Macabante. Hello sa inyo and to their cutie kids at inaanak Makoy and Matmat. So, hello sa inyo dyan. At syempre, hindi ko makakalimutan si Mylene. Hi, Mylene! So, kamusta kayo dyan and always be safe. So, hope nag-enjoy kayo guys sa araw na ito. And please don't forget to like and subscribe my video. At huwag kakalimutan, Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Thank you guys!